Ecclesiastes chapter 15. Siya na natatakot sa Panginoon ay gagawa ng mabuti, at siya na may kaalaman sa batas ay makakamit niya. At gaya ng isang ina, isasalubungin niya siya, at tatanggapin siya bilang isang asawa ng isang birhen. Siya ay papakainin niya ng tinapay ng kaunawaan, at bibigyan siya ng tubig ng karunungan. Siya ay mananatili sa kanya at hindi makikilos, at magtitiwala sa kanya at hindi malilito. Itataas niya siya sa kanyang mga kapitbahay, at sa gitna ng kapisanan ay ibubuka niya ang kanyang bibig. Siya ay makakatagpo ng kagalakan at isang korona ng kagalakan, at kanyang ipapamana sa kanya ang pangalang walang hanggan. Ngunit hindi siya maaabot ng mga mangmang, at hindi siya makikita ng mga makasalanan, sapagkat siya ay malayo sa kayabangan, at ang mga taong sinungaling ay hindi makaaalala sa kanya. Ang papuri ay hindi nararapat sa bibig ng isang makasalanan, sapagkat hindi ito ipinadala sa kanya ng Panginoon. Sapagkat ang papuri ay bibigkasin sa karunungan, at ang Panginoon ang magpapaunlad nito. Huwag mong sabihin, sa pamamagitan ng Panginoon, ako'y nahulog, sapagkat hindi mo dapat gawin ang mga bagay na kanyang kinapopuotan. Huwag mong sabihin, iniligaw niya ako, sapagkat hindi niya kailangan ang taong makasalanan. Napopuot ang Panginoon sa lahat ng kasuklam-suklam, at sila na natakot sa Diyos ay hindi ito iniibig. Siya rin ang gumawa ng tao mula sa pasimula, at iniwan siya sa kamay ng kanyang payo. Kung ibig mo, sundin ang mga kautusan, at magsagawa ng katanggap-tanggap na katapatan. Naglagay siya ng apoy at tubig sa harap mo. Iunat mo ang iyong kamay kung anong ibig mo. Sa harap ng tao ay buhay at kamatayan, at kung anong magustuhan niya ay ibibigay sa kanya. Sapagkat ang karunungan ng Panginoon ay dakila, at siya ay makapangyarihan sa kapangyarihan, at pinamasdan ang lahat ng bagay. At ang kanyang mga mata ay nasa kanila na natatakot sa kanya, at nalalaman niya ang bawat gawa ng tao. Siya ay hindi nag-utos sa sino mang gumawa ng masama, ni hindi niya binigyan ng lisensya ang sino mang tao na magkasala.